guys! What's up guys? John Gamboa here. I'm your content creator for Janji TV. So, di mapapanood yan about sa gadget reviews yung vlog ko. Pakilagay ko sa description. Kung alam nyo kung manonood ka dito sa Philippines, aron po sa other countries, katulad po sa Greece, sa US, lagi po nanonood po sa akin via around the world. Kung gusto yung manood dyan sa other countries po sa Asia, pakilink ko dyan sa description yan about sa gadget reviews. Dami kasi nanood po sila sa other countries ng Asia eh. Tulad ng Hong Kong, Thailand, South Korea, nanood sa akin kung gusto nyo in future sa mga gadget reviews katulad yan. Sa next video ko about sa cellphone na may 5G. Bakit 5G yung cellphone? Kasi mabilis po siya kapag naglalaro, walang lag. Then, yun. Wala siyang lag, no? Para siya maglalaro ng PUBG, Call of Duty, ML, no? Naglaro siya ng ML. Yan, so, pakita mo sa computer ko, sa Freecam. Ang next gadget reviews for today, ito po yung Realme 5G or Realme 8 5G. Sama mo na ako dyan sa kwarto ko. Freecam, let's go! Yon, dito po tayo sa Freecam. Next gadget reviews natin, ito po yung sinabi ko kanina na Realme 8 5G. Nakita mo dyan, 5G speed to infinity. Mayroon po siyang 5,000 mAh na baterya. 90Hz na refresh rate, means ultra smooth. Yan, official price dyan is 10,990 pesos. Pwede naman sabihing 11,000 pesos yan. Sulit budget yan sa 5G. Available po sa lahat ng market dun sa SM Malls, especially dun sa Ever Mall, sa Commonwealth, kung pwede kong bumili dyan ng Realme 8 5G. Meron yun sa Ever, sa Commonwealth. Yan, Realme 8 5G. Ano kaya mga features dyan? Sa baba, yan. Meron po siyang utak na MediaTek Density 700 5G. Meron po siyang tatlong card slot up to 1TB na expandable. 8.5mm super slim. 48MP. Wow! Pwede magpa-picture dito ah. 48MP pa. Kahit gabi na. 90Hz. Wow. Ultra smooth display. Hindi ba tuling yan? Then yung 5,000 mAh na massive battery, pwede kayong mag-charge ng 18 watts. Ayan. Ay kita mo dyan, kung gusto mo i-click yung video, i-click mo na. Hindi ko gagawin yan, kaso mahaba to. Ayan, dual SIM. Makikita mo yung dual SIM dyan. Kung gusto nyo may number po sa globe, number ng smart. Ayan, dual SIM po yun. New generation performance 5G. Kaya sinabi ko na MediaTek. Meron po siyang 7 nanometer, 2.2 GHz CPU. Then yung 950 MHz ang graphics. 5G. May internet naman tayo sa bahay kahit gumamit tayo ng internet or wifi adapter. Super power. Pwede ka naman gumamit ng 5% do. Yung battery lasts 4 hours. Kahit 5% lang. Huwag masyadong 10% lang, no? Dapat 5G is 30% lower power consumption. Para siyang tipid ka sa kuryente. Di ba sa 5G? Yan. Yan, matulin yan. 90Hz refresh rate. Kung gusto nyo mag-tab-tab dyan, maglalaro ka dyan tulad ng PUBG, Call of Duty, ML, 90Hz refresh rate, wala po siyang lag. Peak brightness niya is sa 600, 90.5% na screen to body, no? 9.2400 by 8, 1080p. Yung kanyang resolution. About sa standby na 655 hours, then yung sa pagtawag, 42 hours, then makikinig ka ng music na 114 hours, then, manonood ka ng YouTube, Netflix, Wrestling Live, nanood ka dyan siya. Then, yung 16 first hours po sa nanood ng live streaming. Ay, no. Super power saving mode, kung gusto mo. Ito yung feature niya. Ayan yun. 8.5 super slim. 5G can be thin and light. Ayan, pwede ka gumamit kanina ng Wi-Fi adapter, kahit 5G lang. Supersonic blue. Ayan, maganda ng design niya. Ayan, overview na. Mamimili ka sa other colors na. Yung blue, black. Ayan, pwede naman blue and black.
yan, 48 megapixel na main camera. Uy, pa-picture tayo. Pwede ka i-post yan sa IG. Then yung black and white portrait lens, kahit gabi na. Then yung 4 cm na macro lens. Ayan o. Oh. Ayan, may kita dyan yung scenario niya. Actual na camera. Kahit sa gabi, pwede pa-picture yan. Mailaw. Nightscape filters. Portrait mode, all eyes on you. Cute na mata niya. 16 megapixels na artificial intelligence ba? Beauty selfie. Equipped with the 16 megapixel high definition camera. Yung portrait. Ito yung RAM expansion niya. Pwede po siya i-ex ano, memory niya to 1 terabyte. Kahit sana lang. Slide fingerprint. Ito yan sa fingerprint. 3 card up to 1 terabyte lang. Mayroon po siyang hanggang 262,000 na pictures. Hanggang 200,000 na kanta. Mayroon po siyang 4,190 na TV series. Kahit sa sports, sa wrestling live, wala talaga maging problema dito. 4,000 na TV series lang. Again, mayroon po siyang operating system na tinatawag yung Realme na UI 2.0. Bakit siya 2.0? Kasi mayroon po siyang OS na basic po yun dun sa Android 11. Kung gusto mo i-learn more dyan, i-click mo dyan kung ano yung features dyan si UI 2.0. Ayan, so 320 euros na standards pa, no? Meron po siyang power button na 300,000 times, papalakas papahina 150,000 times, charging port 20,000 times. Meron po siyang 150 the impact cycles, no? Negative 40 degrees to negative 75 degrees, no? Meron po siyang 65 degrees Celsius na 14 days na temperature, no? Then 95% na RH. Yun, tapos na ako mag-review dyan about sa Realme 8 5G. Yun, so tapos na ako ng video kanina about sa Realme 8 5G. Yung masasabi ko po sa Realme 8 5G, meron po tayong pros and cons. Yung pros dyan, madami siyang pictures. 262,000 na pictures kung kaya. Kanta dyan, meron tong 200,000 na kanta. Pwede kang mag-download ng kanta kahit 1950s, 1960s, 1970s na kanta dyan, kahit sikat. Pwede po i-download dyan yung Realme 8 5G sa kanta. And then yung 4,190 na TV series, o yung sinabi ko kanina na pwede kayo manood ng sports na may live streaming, no? Wala talaga maging problema sa akin. Para sa akin is, super clear pa. Kahit nanonood po, para makita yung mukha nyo, kahit mukha ng wrestler, no? So, wala talaga maging problema dito. Kahit HD pa, si Realme 8 5G. Then yung second pros naman, super sulit. Super sulit ang kanyang budget. Ang budget po dyan, meron po itong 10,990 pesos. O pwede mong sabihin, nasa 11,000 pesos yung budget yung si Realme 8 5G. Then yung last pros naman, meron po itong expandable. Expandable, no? Hanggang 1 terabyte na expandable na memory. Kayang-kaya dyan yung sinabi ko kanina, yung kanta, music, pati po yung laro, no? PUBG, Call of Duty, then yung Fortnite na mobile, no? So, sa cons naman, wala po ako nasabi ng cons, no? Wala ko masabi yung cons about sa Realme 8 5G. So, super budget na, makaalis ka na ng bahay. Worth 11,000 pesos. Available po sa lahat ng SM malls, especially doon sa Ever, sa mismo sa Commonwealth Quezon City ka bumili ng Realme 8 5G. So, paano yan sa next video ko about sa peripherals and official gaming monitor galing po ng MSI. Yung tatlong peripherals dyan about sa G-Skill, yung keyboard, mouse, and then yung si headset. No. Kung gusto nyo yung ipagpa-shoutout sa akin, i-comment po dyan sa Facebook page ko or sa channel ko. Kung gusto nyo, yan. Speak of shoutout to Realme for our review for today. Review called Realme 8 5G. Shoutout to you, Realme. I'm John Gamboa for my content creator for Janji TV. So like and follow on social media, especially for my TikTok and Laika. Konting kembot na lang, no? Magpa 400 followers pa ako, no? So bye-bye and my next video. Bye-bye!